Hello guys, mayroon pala ako nakita kayo na guys na Amerikano doon sa entrance ng supermarket. Eh gusto ko lang ipalabas dito sa channel ko. So mabait na Amerikano, mapagkaibigan siya. So, ito guys, panoorin niyo guys. Ito na. Hello guys, this is Mr. What's your name, sir? Bobby. Bobby, I'm June. June? Yes, thank She's you for... She's July, what are you talking about? Oh, really? No. Hello guys, I meet Mr. Bobby. Mr. Bobby here in SM City. And thank you for visiting the Philippines. And I know you're already familiarized with our Tagalog. When you call? Wonderful. Right, turn the rock and roll. Come on, you got money? Let's go. Okay. All right, I'll be back. Okay, bye-bye, sir. Thank you for a good time. So, dito lang ako sa may entrance ng supermarket. Ang katuwa. So guys, yun ay isang Amerikano na may asawa ng Pilipina. Nakausap po at masaya ako dahil nagtatagalog siya. Kaya nagpaalam ako kung pwede sa video. Kumain naman. Ang saya kaya pag may nakausap. Pag may nakausap ng ganong Amerikano, pag mamadali, magkakapedo siya. Giniginaw. So ang ganda pag mayroon kang kausap na ganun. No? Dito lang ako nag-aabang, may makakilala sa akin. Picture man lang, di ba? So, yun guys. At ako dito sa SM City na mamasid sa mga tao dito. Dami nang namimili kasi yung iba nakakatanggap na ng ilang mga bonuses siguro ngayon at mga advance sa payment ng kanilang mga debited man tayo, di ba? So, yun guys. Gusto ko lang i-congratulate si Jessica sa kanyang pagkakaroon ng bagong restaurant doon sa General Trias. Hello Jessica, congratulations sa iyong pagkakaroon ng bagong restaurant at naway magtuloy-tuloy na yan. Thank you nga pala sa pagbanggit mo sa pangalan ni Lloyd. At salamat din sa maganda at maayos mo na kalinga sa iyong mama at siyempre sa buong pamilya mo. At ako nagpasalamat sa nakita ko sa iyong kaunlaran. At siyempre, alam ko magaling ka mag-manage ng iyong pera o paano mo na i-invest, ika nga. So, thank you for that. At saka, naway maging isa kang halimbawa sa mga kabataan ngayon. So, yun nga, si BNT Jessica. Thank you, Jessica, for the good example. At ipon-ipon lang kung may time, at konting enjoy sa life. Sama naman kamag-anak, di ba? So, yun lang guys. At ako'y magpatuloy sa aking mga pagtingin-tingin dito. Wala akong apply ngayon guys. Baka bukas meron. Tahinga mo na. Siyempre, pagod ang aking isip sa kaka-answer o kaka-sagot sa mga interviewer. So, yun guys. Dito lang ako. Ikot-ikot. Baka makita ko ulit si Bobby. Hello guys. Dito ngayon sa SM City. Umorder ako ng McDo. Yeah. Mac chicken. Sinaguto mo yung nito. At siyempre, may french fries at hamburger. Pero bago yan. Unahin mo natin yung french fries. Kasi nagugoto mo yung nito. Yan o. Mo natin yung french fries. Sarap. At malamig na po. Okay. Kailan ako. So guys, ay mga tayo ng hamburger. Chicken mac. Ang sarap kaya. Sarap. Grabe. Sige guys. Few moments later. Hello guys. Nandito ako sa labas ng SM. Dito may mga lamesa dito. Ano? Kasi naghintay ako ng jeep guys. Saka na ako napapuntang Ikulan. Kain na lang ako ng konti dahil nga kakain ko lang ng mac chicken. Mainit kasi sa bahay kaya dito ako sa SM natatambay. Minsan sa G Mall o kaya sa Victoria Mall. O kaya rin sa downtown. Kasi nga wala lang aircon yung kwarto ko guys. Kaya lang ganyan buhay ko dito sa Mindanao guys. Pang mga ganitong ilan, relax na lang tayo. Pero naghanap pa rin akong trabaho guys kasi nga siyempre, ganun yung may trabaho guys.
more secure ka kasi nga may mga benefits, di ba? So, inshallah, bukas makapag-apply ako. Either call center or kahit ano lang. So, baka may alam kayo guys, ha? Pwede pa ako. 63 years old. I can drive. Sa family driver, ubus niyo. Or sa taxi kasi na experience ko na guys. Wala lang, hindi ako pwede. Hindi ako pwede 16 hours. Diba? Palang baba. Straight isang linggo, walang day off. Walang day off, day off sa taxi guys. Kaya alam na mga nakarelate yan, yung mga taxi drivers. Pwede ka mag day off. Wala ka, wala kang kita. Kasi no work, no pay dun. Kita tulad sa call center, kahit mag day off kang dalawang araw, bayan yun. Yun lang ang kaibahan guys. Saka sa call center, may mga benefits. May mga incentives. At may mga overtime. Sa taxi talagang ikot ka lang ikot, drive ka lang ng drive. Hanggang makapondere ka, makapag-gasolina, may matikompe ka. Pag hindi ka talaga mag-long hours sa Masada, ay hindi ka makapondere, makabuno ka pa. Wala ka pang take home. Ay, kung gusto mo maka-take home ng malaki-laki, ay, long hours ka. Right. Ganun lang guys. At least nasubukan ko mag-drive ng taxi guys. Man pa yung mga patakaran sa taxi at saka yung paano mag-make up ng pasahero, saan ka mag-proporno. At saka saan ka lugar ma ikot-ikot na maraming pasahero, mga ganyan. Medyo nakadesado ko na ng konti ang mga lugar sa Davao City. Pero talagang mahirap ang taxi driver sa guys, katalala na katulad kong may edad na. Pero marami doon mas may edad pa nga sa akin eh. Gamay na nila dahil nga talagang nasanay na sila sa ganong klaseng trabaho na. So, pwede naman akong bumalik sa taxi kasi nakalungli pa ko doon. Ang ginanong ko lang yung nanginginig yung buong katawan ko pagka nag-straight talaga ako ng dalawang linggo, wala akong day off. Stress ko talaga yun. Nanginginig yung buong katawan. Kasi sumasakit-sakit pa yung ating mga tuhod. Eh, ganyan talaga, di maiwasan pag may edad ko. So, ganun lang guys. So, ngayon, naghahanap ako ng ibang trabaho. Pwede ako. Kasi basically fit naman ang talaga ako. May nire-recommenda pala yung may-ari ng boarding house sa tinirahan ko. Isa siyang pwesto tabi ng kalsada na pwedeng tayuan ng maliit na tindahan. Maliit lang ang upa. Mas kalate dun sa upa ng tinignan kong sari-sari, na bala kong tayuan ng sari-sari store. Kalahati lang sa amin doon. Upa. Na pwede ko pang lagyan daw ng parang higaan sa likod. Doon ako, mag-stayin ako sa tindahan. Sabi ko, balak yata itong may-ari ng bahay na ito, paupaan yung aking kwarto ah. Hindi kasi ang payo nga niya sa akin, gusto niya na mag-negosyo na ako. Sa edad ko na ito. Para makapili na akong ano, nasa ano lang, isang pwesto lang, sa bahay lang, kaupo lang, pa-assist ka lang sa mga bibir, gano'n. Kasi ganito ko nga sa kanya na nalis ako sa call center, tapos ano nga ako, nag-taxi, hindi ko ganong hindi ako na karoon ng kita dahil nga tama-tama lang, gasolina, boundary. Saan? Nagkabuno pa. Yun ang payo sa akin na ang ganda ang negosyo ko. May katindahan, at least masaya ka. May pira mo na papaikot kahit na papano. Isip tayo ng ibang alternative para mag-apply na kong trabaho ngayon guys. Uting kumartong buong Davao para makakita kong trabaho. Starting tomorrow again.
So, yun guys. Okay, uwi na guys. Yan naman ang vlog ko sa ito. Nakasihan kayo mag-like siya, mag-share, mag-subscribe siya na sa akin. Share ka rin ka rin. Bye! Our love is a light, somewhere begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.